I'm John Leonard Duran. Welcome po sa Duran Farm. Kumusta yung business? Okay naman po. Sa ngayon, okay naman. Hindi kami nabakante nitong nakaraang taon. Mm-hmm. Dahil sa pandemic, dahil mas lalo pang nakangailangan yung mga tao. Lalo mga lumakas. Halaman, lalo lumakas. Mm-hmm. Okay naman po. Matagal na kayo dito sa ganitong klaseng business. Kayo ang pioneer, diba? Yes po. Anong taon yung nag-start kayo? 2003 po. 2003. Bakit naiisip ni Ma'am Duran na mag-seedling? Kasi that time wala naman, di ba? Ang farmers, yes, kanay na direct seeding lahat yan, di ba? Or nagpupunla sila ng kanila. Mm. So paano naiisip ni Ma'am na magbenta nga ako ng seedling? Eh sa mga farmer na naghahanap, yun niya pong kumbinyente na dahil gusto na agad nila magtanim. Mm. So si Mami po, nagpunla na siya na para pang ano na agad, pang so hinanap sa kanya. Opo, hinanap sa kanya, hinanap kay Mami. Mm-hmm. Kaya po naisipan niya. Naisipan po namin. Lord. Magandang hapon po. Welcome po sa Duran Farm. Ganda pala. Kakain ko ito po ba? Dito pa lang. Opo. Sige po. Ano po ba? Si Cathy. Wife ko, si Henry. Yes po. Nga po po. Leonard po. Leonard Duran. The famous Duran Farm. Yes, si Ma'am. Ay, si Mami po. Ala po dyan eh. Wala si dyan. Kadiwa po sa Pala-Pala. Nag asikaso po ng mga titinda po kasi siya ng gulay. Ah. Opo, mga gulay po. Oo. Ano itong pinaka-resort? Pag may mga guest kayo. Yes po. Yung taas po, bali ano po siya, mga kwarto-kwarto. Mm. Then ito pong baba, yun po yung function hall po. Function hall. Opo. Diyan po inahan yung mga, ginagana po yung mga training. Oo. Opo, sa kabila po kasi yung nursery. Yung nursery. Dati po kasi dito nakapwesto. Uh-oh. Ito pong pinupwesto po na itong multi-purpose gym. Mm-hmm. Diyan po nakatalaga, nakapwesto po, sir. Hanggang doon? Sa inyo yan? Yes po. Full time ka na dito? Yes po. 2 years na po. After graduate ko po ng sa Bulacan Agricultural State College. Uh-oh. Then dito na po ako. Yan po yung mga equipments po namin. Meron kayong ano, yung portable na yung pang ano ng ano ng palay para maging bigas, pero portable lang. Yes po, yung pang giling po ng ano, yung parang sa rice milling po. Saan ba yun? Alam ko nandito lang yun eh, pero maliit lang po siya. Maliit siya. Mm-hmm. Nakakita ako nun sa Thailand eh, na-amaze na amaze ako eh. Ito po yung mga dormitories po namin. Mm-hmm. May pangalan na bahay kubo kahit munti. Mm-hmm. Po yung mga tanim po namin. Ngayon po is kakaumpisa lang po ulit namin magtanim. Mm-hmm. Yung mga gulay-gulay. So wala po tayo masyadong makikita ng mga ma-harvest pa yung mga bunga po. Mm-hmm. Sili, tas talong. Tapos gaano kaliit nung nag-umpisa sa ngayon, sa nakikita natin, gaano nakalayo yung narating ng Duran Farm? Eh malayo-layo na po. Kasi po, nag-umpisa kami, seedling production. Mm. Eh hindi lang, eh ngayon po, hindi na po seedling production lang ang aming kinikita. Mm. Meron na nga po kaming trainings. Mm-hmm. Sa TESDA, may mga tourism na po kami. Mm-hmm. Then bukod pa po yung sa training sa ATI. Mm-hmm. So yun po, malayo na po ang narating ng Duran Farm. Bali, ang inaano po ng Duran Farm is training. Mm-hmm. Sa TESDA, training po sa ATI. Mm-hmm. Then sa tourism po. Mm-hmm. Then yun po aming seedling production na unang-una pong business po talaga ng Duran Farm. Mm-hmm. Seedling talaga. Kaya talaga yung nauna. Yes po. Kami po ang pioneer. Mm-hmm. Si Mami po ang una-una ang nag-seedlings. Mm-hmm. Dito po sa amin. Mm-hmm. Ano po? Patola. Patola. Kami po ng estudyante po yun. Mm-hmm. Sinong ano, mga nagtuturo? Mga trainer po namin. May nag-ano na rin kayo, nag-build, yes, kayo ng sariling trainers. Ganda.
Medyo ano po ngayon, nakapahinga po yung ibang mga lupa. Mm-hmm. Kaya ganito yung setup mo kasi for training purposes. Yes po. Pero pag farm siya, malalaki. Mm-hmm. Talagang hands-on talaga yes sila. Yes po, ako hands-on po talaga. Hindi po natin pala natin napuntahan yung organic doon. Medyo ano po kasi, medyo maano yung lugar. Medyo magulo po. Dahil hindi pa halos nakaka-recover dun sa Ulysses na bagyo. Sa talagang tinamaan din kayo? Opo, sapul na sapul po. Eh, kung dyan po talaga, ikot-ikot po kasi yung hangin eh. Oo. Nag-Israel ka rin? Hindi po. Hindi na kailangan. Bali, hindi naman po. kailangan din po. Dahil tayo naman po eh pangailangan sa... Pero nag-ano po ako, nag-Japan po ako. For 6 months lang po. Mm-hmm. Ang Japan po ang aking pinasok naman. 6 mm-hmm. months lang siya. Yun po. At may nakapag-trabaho din po ako doon. Mm-hmm. Ano yan? Exchange program or sarili mo? Bali, halos sarili po ang ano po doon eh. Mm-hmm. May lumapit po kasing nag-aano sa amin na agency na naghahanap sila ng mga tao na magpatrabaho doon sa Japan. Uh-huh. So kami bilang training center, uh-huh. Nangalap kami ng mga tao. Kasama mm-hmm. na rin ako para mm-hmm. bilang ano personally na experience ko. Mm-hmm. So, first time ko po yun na umalis na ibang bansa at magtrabaho. Mm-hmm. Yun po. Butit bumalik ka. Eh, medyo mahirap po ang trabaho eh. Mm-hmm. Lalo na po pag time po ng harvest. Sa ano po ako napunta eh, sa lettuce. Uh-huh. Pag na ano po ng lettuce. Mm-hmm. Bali alas 12, ano, 2 a.m. pa lang ng umaga po. Gising na po kami. Mm-hmm. Hanggang ano po yan, 6 p.m. Oh! Opo. Kaya po ako eh. Gano'y ilang hektaryo yung lettuce dun? Eh po, mga napakaluwang po ng mga doon. Alis yung buong... Patatanaw mo yung buong bundok na yun, lettuce yun. Ano yun? Conventional? Conventional po yun. Iba pa rin ng conventional, no? Opo. Mas produce, mas ano po siya. Pagkakasama mo sa production, madami. Oo. Anong nag-motivate sa'yo na dito ka magtrabaho sa sarili nyong business? Naging ano ko po is... Dati po kasi galing ako sa ano engineering. O, sa Maynila po ako nag-aaral. Mm. So nabot po ako ng ano doon 4 taon. Mm. Then doon ko lang na-realize na hindi ko kaya. Mm. At nahirapan na ako. Parang hindi sa tingin ko hindi ito yung para sa akin. Mm. So yun, tumawag ako sa kay mami na sabi ko nga hindi ko na ipuproso yung pagiging engineering. Dahil nahirapan na ako. So sabi niya dito ka na lang sa farm at tulungan mo kami. Mm. So, yun po yung aking naging ano na tumulong na lang sa mga magulang ko. Then nag-take ako ng agricultural course diyan ko sa Bulacan Agricultural State College na nagdagdag din sa kaalaman para mas ma-handle ko ng maayos yung aming business. Mm-mm. Anong ilan kayong magkakapatid? 3 po. Pang-ilan ka? Pangalawa. Pangalawa. Lahat kayong 3 involved dito sa business? Yes po. Yung pong kuya ko, si Kuya Larry po, is ano siya, sa Tesla. Mm-hmm. Opo, sa Tesla siya. Opo, bali yung pong asawa niya, si Ate Ena, sila pong dalawa magkasawang umahawak po pagdating po sa ano trainings. Mm-hmm. Opo. Then yung bunso po namin, si Iya, siya po yung sa tourism naman. Mm-hmm. Yung bahala sa bookings ng ganyan, may eskwelahan ng papa magtutur, siya yung mahala. Mm-mm. Si mami mo, anong pinagkakabalhan ngayon? Sa ngayon po, yun yung pong kadiwa namin, sa kadiwa. Kadiwa, yung mga gulay na binabagsak sa isang lugar. Opo, yung produce na. Opo. May mga lumalapit sa kanya na mga farmer na may produce. So, magbabagsak akong ganyan. So, ititinda niya. Mm-hmm. So, yun. So, yung mga aming mga... Hello. Patulong sa pagsula. Si Juby, si Matalisa. Si Carlo.
Ngayon po, nag-ano po sila, okra. Ay, hindi, talong. Okay po. Apo, yung may okra po dyan sa tepe. Ano mga techniques nyo para mabilis? Paglalagay po ba? Oo. Kabisado na po namin. Kabisado na. Masa chepo lang po mga hindi mo nadodoble. Ang laman po ito, tatlo. Kapetse po, lalo po yung paso kung madodoble. Yung seedling business na hawak mo, kumusta? Okay naman po. Marami namang mo-order. Mm-mm. Then sa walk-in, nakapagbigay naman kami. Mm-mm. Okay naman po. Wala naman pong problema halos. Hindi lang sa panahon na ganito, may mga na-encounter kami mga problema. Pero kahit pa paano, nare-resolve naman namin. Mm-mm. Anong mga challenges madalas? Sa punla po, yung mga nagkakaroon po ng sakit, mm-mm, then peste. Po, yun. Yung pong ano, ang kaya nga po ako nalipad dito para mapukusan. Mm-hmm. Na po, ng ano, kailangan po talaga may tumayo pong mag-manage dito. Mm-hmm. Para mas mapaganda po yung takbo ng mga trabaho dito sa, mm-hmm, nursery. Mm-hmm. Ang handle mo is production? Opo. Sinong may handle ng marketing? Ako din po. Ikaw din? Opo. Basta yung buong seedling, lahat ng component doon sa'yo lahat. Opo, kahit po yung pagkuha ng materials, ako rin po. Ikaw lahat. Opo, yung pag-order po ng ganyan, ako din po. Mm-hmm. Ng mga gamit. Sa marketing, tumutulong din po yung si Daddy. May mga pa-order po siya sa iba-ibang lugar. Mm-hmm. So, yun po. Gano'ng kalaki itong nursery? Bali po, ano lang po ito. Nasa 500 square meter lang po. Mm-hmm. Ito po yung luma, then nagpagawa pa ulit po kami ng 20 taon, ito po extension po ulit. Mm-hmm. Kasi pumasok po sa ilo. Sige, pasokin natin sa loob. Ito, anong seed to? Laguna. Ito po ay talong. Eggplant to. Opo. Ilan days yan? Ito po ay nasa January, February 1. Bali, ano po? 7 days. 7 days? Yes po. Ano ang sistema nyo para hindi ka malito or may ano po yan, meron po kaming nakatagin ka, meron po kaming petsa na nilalagay. Mm-hmm. Then sa variety naman po, meron po kaming nilalagay na mga tanda na yellow straw pagka po ganitong variety. Okay. Kulay asul na straw pagka iba pong variety. Yun po yung aming palatanda. Ang galing ah. Ito naman po ay seedling tare, yung tawagin. Tare, ano yung tare? Red hot. Opo. Para po kasi tari ng ano yan eh, ng panabong yung haba niya. Oh, yung pumbunga, kaya po tari yung tawagin. Okay. So ito ilang days naman to? Kon, mag 30 days na po ito. 30 days. Itong mga seedling mo, pwede mong gamitin sa conventional, pwede mo ring gamitin pwede sa hydroponics, pwede o aquaponics, pwede. Po, ito talong, ito po yung kamatis. Ilang days na to? Ito po ay nasa medyo bata pa to. Ayun, January 19. So, January 11 plus 8 po, nasa 18 days po. 19 days na. Magkano ang isang isang tray? 180 pesos po. 180 pesos po. Ano yung mura? Ano po? Mura ba yan? Mura na po yun. So, pagka po ikaw yung farmer at magpupunla ka pa, oo. Uubos ka pa ng oras tsaka ng, uh-oh, panahon. Mm-hmm. Tapos hindi siya mabubuhay na maayos. Oo. Ito, gayak na. Pwede nang itanim. Diretso transplant na po siya. So ano, Leonard, yung mga advantage ng pag ikaw bibili na lang sa mga established na seedling, yes, company po, katulad ninyo. Mm-hmm. Advantage po, pagka po bibili kayong ganito, is wala po kayong isiping gusto ko magtanim ng ganito. Hindi na ako magpupunla. May, mm-hmm, mabibili na ako. Mm-hmm. Ano po yung advantage? At saka kung kailan mo gusto magtanim? May available po. May available. Mm-hmm.
So paano yung ano nila, ordering nila? In-order ba nito? Gaano? Ano yung lead time before the delivery? Depende po eh. Pagka po mga nasa 100 trays pataas, mag-ano po sila? Ibubuk nila? Ibubuk po nila. Kasi po, medyo mataas na po yung ganung-ano eh. Medyo mahirap na pong magpupunla kami ng ganito, ang karami. Tapos wala namang bibili. So, kailangan nilang magpunla talaga. So, made to order. Ika naman po mga 50 trays yun. Nagsasalang po kami ng kahit wala pong order. Kaya yun. Nauubos yun. Kaya po. Kaya po. Nauubos yung 50 trays. Depende po sa ano eh. Sa panahon. Eh ngayon po, katulad po ngayon, medyo malakas po ngayon ang punla. Bakit? Lalo na po sa Kamatis. Bakit malakas ang punla ngayon? Maganda po magpunla, magtanim po ngayon. Mataas po ang gulay. Ah, okay. Maganda po magulay po ngayon. Oh. So, mataas po ang ano. Nung, after nung Ulysses. Yes po. By the time na natapos ang Ulysses, bulusok ang order niya? Yes po, opo. Lalo na po dun sa mga nagtanim po na nasa lanta. Kasi hahabulin nila yung ano eh, hahabulin nila yung kagandahan ng gulay, na presyo ng gulay. Alam na nila yon na pag nagbagyo, alam na nila yun na susunod yan, mataas ang presyo. Okay. Kaya nagtatanim agad. Mas lalong ano na din po dun sa mga hindi nasa lanta. Kasi sila yung kumita ng kasi maganda. Kasi instant yun, kita ka agad yun. Yung nasa lanta, maghihintay ka pa ng ilang months, 2 months, 3 months. Opo. Depende sa crop. Depende po. Pagkahu... yung mga talong, eh, medyo matagal-tagal po yan. Kamatis, eh, mabilis lang po yan. 60 days, aani ka na dyan. So yung mga bumili ng seedling after nung bagyo, nag-harvest na sila, no? Tapos na, no? So naabutan nila yung mataas sa presyo? Naabutan na po nila yan. So ganun po kung ano, may timing din dun sa pagtatanim, kagaya nun, katatapos nung bagyo. Automatic yan, magtataasan talaga yung presyo kasi bumaba, bumagsak yung production, yung supply. So, sa inyo naman, tataas naman yung demand for seedlings. Yes po, opo. Pero hindi naman kami tumataas ng presyo. Same ganun pa rin. Pa rin. Yes po, opo. Kaya hindi kami katulad ng iba na sabihin na ang baba ng presyo ng gulay, kami hindi nagbababa ng ano. Eh pag naman tumaas ang gulay, hindi naman din kami nagtataas ng presyo ng punla. So ganun lang. So anong mga management mo dito, Leonard? So ako, ang handle ko po dito sa nursery is sa pag-dedilig, then sa fertilizer application, then sa ano, tawag dito. Yung ano ba i-explain yun? Yung mga paglilipat-lipatin ko yung mga punla. Pare, yung ito. Pare, dito po kasi yung araw eh. Halimbawa, yung araw po nandyan. Then, ang naarawan lang, itong side na to. Okay. So, ito yung mabilis lumaki. So, yung side na to, naiiwan. So ibabaliktad mo? So, ibabaliktad to po. Ano yung interval nun? In how many days before mo ililipat? Pagka po, nasa 15 days na. Pwede na po siyang lipat na naman. Ibutin na po. Oh. Hanggang sa maibenta na po natin. Ano po kasi eh, pagka po kasi masyadong naarawan yung side na yon, nananangkad, hindi po nagkakapantay-pantay yung laki niya. Oo. Dapat ito uniform. Oo po. Ganun po, kaya lang naman po maliit to. Pinagsasama-sama po namin yung mga maliliit. Sa quality control na po ito eh. Okay. So you mean to say kukunin mo dito? Yes po. Ililipat mo siya sa ano? Ganun po. Madali lang po yan. Ganyan lang po. Ililipat po sa ano. Kung maliliit. Oo. Para po. Kasi hindi mo maiwasan meron talaga fast grower. Opo eh. Ilang percent yung fast grower? Ilang percent yung ano? Normal? Yung pong... yung mga nauuna? Kalagay na po dito sa isang tray. Mga 128 pieces po yan eh. Oo. Alam niyo po nasa 100. 100 lang yung magkakasabay-sabay. Tapos the rest, ano na, huli-huli na. Okay. Kaya may makita po kung ito ko lang. So, lagi ka talagang ano, maglilipat? Opo, talaga. Talagang inilipat mo? Sa Kamatis lang naman po yun minsan. Ganun. Nangyayari? Opo. Dahil po Kamatis yung kung binibila namin ng buto na to, is ganun nga po yung problema ng buto niya. Hindi siya nagkakapantay-patay. Hindi po tulad ng talong ng sili. Okay siya. Per seedling, per kind,
per vegetable, iba yung management. More or less may pagkakaiba. Sa akin po, yung alas magkamukha lang, yung talong, saka yung kamatis. Pero po dun sa, sa sili, halos ganoon din, magkamukha din sila. Magkaiba po sila ng talong, magkaiba po sa kamatis. Sa sili. Sa sili. Pali okay. Sa 2 years ko po dito, ako po yung nag-handle. Nag-aano po ako ng sarili kong ano eh. Nag-aaral ako sa sarili kong mga nalaman tsaka sa experience para mas may lesson yung mga paggamit ng ganito. Then makatipid ako sa ganyan. Ganun po. Patulad na lang po dito sa sili po natin dito sa sili na to. Ang fertilizer application po dyan dati is tubog. Tubog? Opo, meron po kaming lalagyan na pare habang ganun. Andun po yung pataba sa ilalim, baba. Na ano, tubig na yun, na yes, diluted na. Diluted po yun. Itutubog mo ganun habang ano siya. Uakit yung pataba. Pero ngayon po, ang ginawa ko na lang dito is spoiler application. So itong tomato na to, ilang araw na yung mga yan? Po ay saan na to? So January 20 po ito. De, ano po ngayon? 18 days. 18 days? Opo. Normally, ang seedlings, ilang one before siya pala ang mag-dispose? Sa kamatis po, at least 21 days. 21 days. Opo, para yun yung mamit niya yung tamang-tamang sa growing stage niya. Then po sa sili, mga 30 days po. Tapos sa talong, ganun din po. 30 days, opo. Kaya po kasi, huwag masyado po siya lumaki, tulad po noon. Okay. Ang laos, opo. Hindi na po siya magsasanga-sanga. Mamumulaklak na lang agad siya. Pag tinanim mo siya, mamumulaklak na lang, then yun na, hanggang doon na lang siya. Hindi ka tulad dumalilit, pagka tinanim mo, magsasanga-sanga yan, tapos dadami yung bunga. So ito, hindi na magiging productive yan? Opo, hindi na po. So yan, hindi nyo na ibibenta yan? Binibenta pa rin po namin. May iba po na mga buwibili na ganyan. Pero, mababang presyo na lang. Opo. Kumbaga ano lang po siya, mga likod bahay na lang, ganun. Ano na lang? Ang kain, ganun po. Pag seeding mo ng papaya, individual pot? Yes po. Pero pagka po siya, ano namin, yung sa germination stage, sa pupunla namin, nasa tray siya. Tray din? Opo. Mga bali, after, bago din siya i-tray, mga 5 days siyang ibababad sa tubig. Ay, sa basang tela. Oo. Opo, para lumambot yung shell niya, then pumutok ko yun, then tsaka po lang po siya ihuhulog. Opo. Ilang araw na itong papaya seedling na to? Ito po ay January 26. Bali po, ano na, 14 days. 14 days. Opo. Medyo maliit pa po ito. Ang talagang ano po nito, katapusan po ng February. Ang pwede siyang pambenta. Tsaka kulang pa po siya sa ano eh, sa mga fertilizer. Ganun sa insecticide, di po po siya na-spray yan. Paano mo mini-maintain na ano, malinis, walang insekto, walang peste? Opo, ano lang, monitor lang po. Araw-araw po bibisitahin yung mga punla na kailangan talaga personally kung makita to. Ano ba kailangan to? May tama ganyan, merong sakit, you know. Kailangan i-apply na siya ng kung ano yung dapat na ibibigay sa kanya. Ganun. Itong structure mo. Opo. Mahal na to, di ba? Yes po. Plastic po niyan. Naabot na po ng 30,000 plus. yung ano pa lang, yung plastic pa lang po. Wala pa po doon sa mismo mga tagal-tagal na rin po ito. Mga ilang taon naman ang aabutin ng structure? Matagal na po. Mga 10 taon ano na po yun. Matagal na po. 10 taon na ito po ito. Nag-umpisa lang po kami sa kawayan. Ano, sa salasalang kawayan. Tapos
yung mismong ano niya, mismong mga balangkas niya, kawayan. Mm-hmm. Eh pagka po binabagyo, mabilis masira. Masira? Oo po. Kaya parang magbaback to zero ka. Kasi pati yung pula mo, sira din. Oo, sira rin. Nanyulisis po eh, nataluban po lahat yan. Oh? Opo. Tanggal po lahat yan. Mismong bakal po, tanggal din. So, sobrang lakas po ng bagyo na yun. Tanggal po yung mga bakal na nakaganon. Oo. Tinangal po ng hangin. Namumulot po kami dyan. Ng mga bakal. So nasira yung seedlings mo? Opo, sira po. Pero may part naman po ako na hindi nasira. May 200 plus po akong tray na pa-order yun. Nakalusot? Nakalusot naman. Ito, Leonard. Sealian, di ba? Opo, sealing. Ano to? Ready for ano na to? Ready na po yan. Ito na talaga yung pang-transplant. Saka nag-start si Ma'am Duran ng ano? Sa pagpupula po. Pagpupula? 2003. 2003? Yes po. Pero po nung nag ano siya nag naging saka yung naging nagulay po 2001 po. Yes. Ano po yun, sa nagtanim po siya ng kamatis sa 1000 square meter. Mm. Din kumita na po noon nasa 70,000 ako dito po. 1000 po, galing po sa gobyerno yun, sa DA. Mm. Ano siya, parang ayuda siya. Oo. Oh. Yun po yung ginamit namin na pang ano sa greenhouse, sa nursery, panimula. Isa lang po sa nagpula kami ng sampo, ganun. Mabata pa po kami nun, pero nag-ano na po kami, naglalagay na po kami ng lupa sa tray, ganun, nagpula na po. Nag-upisa lang po sa konti hanggang sa nabalitaan ng kapitbahay na ay, pupunla ako ng ganito, ng ganyan. Hanggang sa lumaki. Leonard, bigyan, ito, di sabi mo kanina, ito, ready for transplant. Bigyan mo kami ng tips, paano malalaman na ito nga ay ready for transplant, itong seedling na ito ay maganda, healthy. Sa physical appearance po, kailangan matigas po yung kanyang puno. Then yung pong ugat niya, kailangan buo. Mm-hmm. At kalat na. Mm-hmm. Means na kailangan na niyang mailipat sa mas malaking taniman. Tapos ilang ano yan, ilan na supposedly yung dahon niya? So, ito po, tulad po nito. Yan. Ito yung, di ba meron siyang ito unang-unang po, pinaka-una dahon ng po ito pagbuka? Eh. Opo. Asan yan? Ito po yan. Ito yan. Mm-hmm. So, bukod doon, 2, parang 3 to 4 pairs. Mm-hmm. 3 to 4 pairs ng dahon. Ideal na yan for transplant. Sa isang established na ano na seedling company katulad ninyo, mm-hmm. Okay, ano ang madalas na o ano yung dapat na mini-maintain mo na dapat hindi ka magka-problema? Eh, yung po quality. Sa quality. Quality po talaga ng punla ang aming kailangan talagang binabantayan. Mm-hmm. Kasi maraming mga farmer na gusto yung punla is maganda. Mm-hmm. So sa amin, sa tingin namin, okay na yan. Pero kailangan si farmer gusto yung ganitong itsura. So, yun ang kailangan naming ma-meet. Mm-hmm. So, may mga specifications sila? Yes po. May mga farmer na magagaling? Opo. Mm-hmm. May mga farmer po na magagaling. May mga farmer din naman na sakto lang, mm-hmm. na kahit yung maliit na punla, pwede na yan. Sabi mm-hmm. niya, pwede na yan. Mm-hmm. Mas maganda pa nga ega pag maliit. Mm-hmm. Pwede na itanim. So, kami naman, nag-a-advise sa kami sa kanila na yun, maliit pa nga, pero mm-hmm. pagka nagka-problema, wala pong sisihan. Kasi sila yung nag-insist eh. Mm-hmm. Sila yung nagpumilit na gusto yung gano'n ang kunin nilang punla. Mm-hmm. Baka nagmamadali na siya. Opo, yun din po. Nag-ahabol din ng ano. Wala kayong problema sa market? Sa market? Sa buyer, wala kayong problema? Wala naman po masyado. Mm-hmm. Ang ano o, lang sobra-sobra din, yung... Opo, yun nga po eh. So, yun ang problema. Naghahanap eh. Wala po kami masyado maibigay. Katulad po ngayon,
na ano kami, na agad kami sa pa-order. So umaangat kami sa iba. Ibang mga seedling production na nagkukunlaan din. So hindi naman ang tulong namin sa iba. At yung tulong, yung sila nang kung pag naman sila naman ang nangangailangan, ganun, nagbibigay din kami. So yun, nasa pag-uusap lang ang between seedling production yun. So sa lahat ng seedlings nyo, alin ang pinakamabili? Depende po sa panahon. Okay. Sa demand ng... Ilang panahon ba yung binabantayan natin? Eh, halos dalawa lang naman po ang panahon natin. May tag-araw, may tag-ulan. Ulan. Oh. So bago po mag tag-ulan, nakatanim ka na. Oo. So, habang umuulan yun, maani ka na. Pagka po kasi, depende po din po sa farmer eh. Pagka po kasi yung farmer eh, walang katubig, hihintayin niya yung tag-ulan. Pagka po tag-araw, nakapending yung kanyang sakahan. Pero ngayon po, ang malakas po sa amin yung kamatis. Itong mga buwan na ganito? Opo, January, buwan. Kamatis. January, oh. December po, tapos pa January, February yan. Kamatis po. Leonard, kailangan ba talaga lupa yung ilalim? Hindi naman po. Pwede rin po sa semento, pero mahal po eh. Mahal. Mahal. Pagdating po sa ano, mahal. Then, pero wala siyang kinalaman doon sa pag-maintain ng temperature, ng moisture. Meron din po. Ipagka po kasi lupa, hindi po masyadong matutuyo yung aming halaman. Pagka po siya sementado, yung pong init ng araw is absorb ng cemento. Ano, ng cemento then mababounce dito sa halaman. Kaya yung pong ibang mga nursery na may cemento, ginagawa nila, nilalatagan nila ng ano, para siyang ng tela po. Ah, okay. Ito po, ano lang po, ang problema lang namin ito, dinadamo. Damo lang? Opo. Tapos maputik. Pagka po tayo na tagulan, maputik. Kaya po, nilagyan po namin sa ng ano, nakasako na ipa, ipang sunog. Ay, ipa lang to? Opo, ipang sunog po. Carbonized rice hull? Opo. Ito, at the same time, ginagamit mo yan for pang-mix mo doon sa ano mo? Dati po, ginagamit po namin siya. Then, nag-convert po kami para po hindi masyado rin magastos. Mahal ba to? Hindi naman po, na ano po ito eh, nauubos din po eh. Kaya so, ginagamit po namin yan, coco peat. Din po coco organic. Peat ang gamit nyo yan. Organic fertilizer. Po, dalawa lang po. Dalawang, ano yung organic fertilizer nyo? Compost po siya. Compost. Binibili lang po namin. Tapos imi-mix nyo dun sa ano? Coco peat. Coco peat. Anong mix nyo nun? Bali 2:1. Dalawang sako ng coco peat. Isang sako sa po ng organic. Yun na rin po ginagamit namin sa papaya. Pero hindi na po namin inaano, sinisib. Kasi hindi po pagka po, na. Opo, pagka po kasi ganito, sisib po na ano. Kasi po yung coco peat, meron siyang may mga hibla-hibla. May kusot. Pagka po kasi ganun ang ginamit namin, na hindi siya isisib, pwede naman, pero mabilis siyang matuyo. Yung water retention niya, mabilis. Hindi katulad ng pagkasinib mo siya, makukuha mo yung pino. Dun iahalo mo yung organic. Okay na okay siya. Sa papaya po kasi, kaya may kasamang coco peat. Ay, may kasamang kusot. Gusto po ng papaya yung maano, mabuwaghag. Na hindi po, kasi tsaka po ano din po yan eh. Sensitive po sa, kung masyado pong matubig yung lupa niya, baka po mamatay. Aamagin yung puno niya, ganun. Magkakaroon po ng cost ng na-dumping po. So ito po yung ginawa kong improvise na pag-a-apply. Sa calcium naman po ito. Ito calcium po ito. Tapos may ginawa po ako na submersible na isasaksak ko po sa kuryente. Alabas na po. Ito po yung mas mabilis na paraan pag-a-apply po ng calcium. So ganyan lang siya.
Okay lang naman mabasa yung dahon, pero dapat babanlawan agad. Ah, babanlawan. Opo. Hindi ba ma-ano, Leonard, yung ano, yung lupa ma ang tawag dito? Yung mabubong pa ano siya? Ano po? Yung magagano, no? Ay, parang mabubuwaghag po yung... Oo. Hindi naman po. Pagka po yung lupa is basa naman na. Nakakapit naman. Oo, kakapit na po yun. Ganyan lang siya. So yung calcium ginagamit sa... Nagamit namin sa punla para matulungan yung halaman na humitit ng iba pang sustansya. So yun yung ano nila. Yan ang purpose ng calcium. Opo. Gaano kadalas yan, Leonard? Ito, ginagawa namin pag malapit ng pwede na siya ibenta. Para yung mag-taste, ganun po. Ito rin yan, babanlawan. Tapos babanlawan mo? Yes. Ano siya? Para hindi maka-apekto din sa dahon. Ganun lang po yung application. Pero po sa foliar application, spray lang siya. Opo, i-sprayan lang siya. Yun po yung pinaka mabilis na paraan. So, yung calcium nitrate ba ito? Calcium? Opo, calcium nitrate. Calcium po. Nitrate, yung foliar. Yes po. Ano pa yung mga ina-apply? Yung pong sa triple, ano po namin, triple 16. Yun po yung tubog. Yun po yung tubog. Opo. Ilalagay mo yung ano yung tray doon sa isang planggana. Para dito po. Ayan. Itaas natin. So, halimbawa, example. Nata lang calcium. Ay, kunwari yun. Triple 16. Ah, triple 16 yun talaga. Triple 16 po yan. Ilang minutes siya dyan? Ano po? Hindi naman po kaabuti na isang minuto. Intindihin lang po natin na mabot yung basa dito sa ibabaw. Katulad po nito. Basa na siya. Mm-hmm. Ganyan po kabilis. Pwede na po siya. Pwede na tanggalin. Okay. Ganyan lang po yung pagtutubog. Mm-hmm. Sa ganitong paraan po, medyo laborious yung yung ano, medyo matrabaho. Mm-hmm. Pero kung isa kay gaganda mo naman po, wala problema. Isa po dun sa... Dati po kasi, nag-try po ako nung dito po eh. Sa drum. Uh-oh. Yung padadaanin sa hose. Uh-oh. Ano siya, hindi pantay-pantay. Ano, yung absorption niya sa ibabaw, uh-huh, hindi maganda. Maganda talaga pag sa ilalim padadaanin. So, triple 16, calcium nitrate, foliar, ano pa? Iba na po yung insecticide. Iba na yan. Sa pesticide na po. Insecticide at saka fungicide. Opo. Iba na yan. Mm-hmm. Kailan ka, sa lahat ng seedlings mo ba, pare-parehas kung kailan mo gagamitin ang triple 16? Mostly po, sa talong lang po kami nagtutubog. Nagtutubog. Mm-hmm. Mm. Sa sili po, is foliar siya, pero padilig. Pero ginagawa ko po yun, ano na, hapon. Mga 5 or 6 p.m. Okay. So, ang calcium nitrate naman, kailan ina-apply at sa lahat ba ng seedling yan? Opo. Sa lahat ng seedling. General po siya. General. Calcium, para po talaga... Ano sa parang papabulas din siya eh. Magpantay-pantay din siya sa mga 10 days niya, ganyan. Mm-mm. Then after 15 days, sabay-sabay silang ng laki. Mm-mm. Then doon ko pa lang po applyan ng triple. Nauna si calcium nitrate. Oo, mauna po si calcium. Okay, si calcium nitrate sa lahat ng klase ng siblings. Mm-hmm.
Kahit po sa papaya, na-consume din po namin. Nang mga ilang araw yon yung seedling mo? 10 days? Oo, 10 days. 10 days. Tapos, saka ilalagyan si ni ng triple 16 pang eggplant. Mga 5 days na po. 5 days after nung calcium nitrate? Opo. Sa talong. Mm-hmm. Sa sili po kasi, gagawin ko mga alas ganun din. After 5 days din po. Mm-hmm. Ang tingin ko po sa sili, lang siya. Konting pataba. Minimal lang sa pataba pero madalas. So, yun po napapansin ko sa kanya. Mas maganda siya. Hindi yung one time lang. Yung po katulad ng talong, one time lang po siya na itutubog. Then after noon, wala na. Wala na. Hanggang sa lumaki na siya. Mm-hmm. Yung pong sili, mga halos 2 to 3 times ko ginagawa yun. Kailan ka nagkalalagay ng fungicide at saka insecticide? Fungicide po pagka ang panahon po ay medyo maulan. Doon lang. Mm-hmm. Saka po pagka medyo malaki na yung halaman. Sa bagay, naka-nursery ka naman. Okay. So wala kang talagang insects. Hindi po may iwasan, meron din po. Meron kasi lupa po yung aming flooring. So meron po nilalabas din. Yun ang advantage na nakasemento. Opo. Naka-advantage na nakasemento. Control mo yung pagdating sa insecticide. Oo. Sa insekto pala. Ayun po. Ilan yung klaseng seedlings mo? Bali, apat lang po talaga yung seedlings namin. Siling taray, siling paligang, talong kamatis po. At saka papaya. Opo, papaya. Isa lang po kami ng papaya din. Ako yung pizza. Wala kang Mustasa. May mustasa rin. Pero minsan lang po kasi sila. Ano po kasi yung mga ganyang buto? Ay, ganyang halaman. Direct. Direct seeding na po siya. Meron lang po naghahanap na gusto. Is nakaready na. Marami ba kayong walk-in? Oh, marami po. Marami kayong walk-in. Marami po na walk-in. Ang problema lang po, pagka yung pool lang hinahanap nila is in demand. Wala po kami mahalos maibigay. Mm-hmm. Kaya nagpapasensya kami dun sa mga kasi iba. Layo pa. Malayo pa yung pinanggalingan. Mm-hmm. Eh dun naman sa mga nag-order, mahirap naman na ibigay namin. Kasi mm-hmm. order nila yun. Mm-hmm. So, ganun. Hindi nyo na property yan? Hindi, sa amin po yan. Sa inyo pa yan? Yung pong patatsulok po yan eh. Yung po hanggahan po. Parang swamp yan. Pa. Parang swamp. Opo. Fish pond po yan. Ah, fish pond. Ilan taong na? 27 po. 27. Bihira yung ganyang edad. Yes po. Na nag-i-engage into farming. Uh-huh. Bakit mo pinili ang, sa age mo na yan, bakit mo pinili ang farming? Opo. Pinili ko po yung sa farming, kagaya po na sinabi ko kanina, sa para makatulong po sa amin sa farm, sa magulang ko, na ito po yung unang naging kanilang business. So, halos hindi naman habang buhay na sila, mami po sila, daddy po yung mag-manage. Then, may time na po na darating, na kami po yung, kami na rin po ang magmamana. Then, magpapatuloy po ng business. So, yun po yung naging naging batayan po na pasukin yung ganitong pagbi-business pagdating po sa farming. Mm-hmm. Sa mahirap business. Mahirap ba ang nagtatrabaho sa sariling negosyo ng magulang mo? Mahirap kasi hindi yung magulang ko, hindi lang bilang magulang, sila rin yung boss mo na experience nila dati yung ganitong problema, then hindi nila sasabihin sa iyo, hahayaan kanilang ma-experience mo rin hanggang malaman mo kung ano yung magiging solution mo sa problema. So yung mga boss, sabihin nila kung ano yung problema mo, ganyan. So sa amin, bilang kami mismo yung nag-excel sa sarili namin, tapos mag-ano lang kami ng advice sa kanila na kung ano yung dapat gawin. Hindi ka ba napipressure? Napipressure. Mm-hmm. Kasi katulad po ni Mami, ang layo na po nang narating. Tapos, pa po siya. Hindi pa po elementary graduate lang. Pero nakapag-alis po siya.
alis graduate. So ako po bilang college graduate, ano pa yung mas kaya kong gawin? Kaya si mami, ano siya, ang ano lang nung narating niya. Pero ako, ano pa, kaya mas lalong ang laki ng pressure sa amin. Na dapat mas mapaganda pa namin, mas mapaayos pa namin yung pamamalakad ng isang business. Paano mo pinapaganda? Paano mo inaayos? Nag-i-innovate ba? Bilang ako po, agricultural graduate, so nag-i-innovate ako sa sarili ko na kung ano yung pwedeng gawin na mas mapadali yung isang trabaho. So tulad po ng mga technique na pinakita ko sa inyo kanina, so ako po ang nakaisip nun para mas mapaganda, maayos ang trabaho namin. Anong nakikita mo na feature ng seedling business ngayon? Ako bilang agricultural graduate, hindi lang ako basta nagtitinda lang dito ng seedlings. Nag-aano din ako, nag-a-advise din ako sa kanila pag nagtanong sila sa akin. Siyempre may mga farmer na magagaling na kaysa sa aming mga mas bata. So inahaya na namin sa kanila. Pero yung iba mga beginner, ako bilang graduate niya, so nag-a-advise din ako sa kanila na ganito gawin mo, ganyan, ano po. Meron bang farmer na, let's say, magaling na, sabi natin magaling na, pero yung nakagawian somehow medyo hindi yan tama base doon sa nalalaman ng new generation, base sa technology, base sa pinag-aralan mo sa school or sa experience mo, may ganun ba na sitwasyon? Meron po, madalasan po na ganun. Wala naman po kami, hindi naman po kami nagiging magkompetensya sa ganun, kasi yun yung napag-aralan nila dati, tapos experience pa nila yun. So kami bilang mga bagong henerasyon ng mga nagsasaka, so hindi namin tinuturing din na ano yun, hindi namin binabali yung kung ano yung nakagawian nila, dinadagdagan pa namin kasi ngayon taon-taon nag-iiba ang teknolohiya pagdating sa agriculture. So anong masasabi mo, bakit kokonti ang millennials na nag-i-engage into farming? Obviously po, mainit. Yun ang ano nila. Yun ang kanilang rason kung bakit ayaw nila sa farming. Pero wala naman ibang gagawa nito eh. Sino ang magpa-farming? Wala namang magpa-farming kung wala kaming ano, kung walang mga millennial, sino na? Kasi ang average na mga farmer ngayon na 70 plus na. So sino yung mag-ano? Kaya ako bilang batang farmer, so maghihikahit din ako na baka yung iba is mag-engage sa farming. Anong mga lessons na natutunan mo sa farming business? Ang mga natutunan ko po is sa pagiging responsable sa pag-handle ng business. At natututo ka sa pag-handle mo sa isang business, pati sa sarili mo, na-handle mo rin. Kailangan mo pumasok ng maaga, kailangan mong gawin ito, kailangan mong matapos ang trabaho ng maayos, at nang walang maging problema. Yung disiplina? Oo, disiplina po. Nagkakawa ka ng disiplina sa sarili. Na laging mo i-google sa sarili mo sa tuwing umaga, gigising ka na mayroon kang kailangan gawin, tapos the end of the day na matapos mo yon, kinabukasan ganun ulit. Habang tumagal ng tumagal, magbubunga ng maganda yung ginagawa mo. Hanggat may ginagawa kang positive, ikaw magbabalik yun, positive din.